Hello students, I'm your teacher Jahzeel, your teacher in science. So for today's video lesson, I will discuss about giving ways of taking care of the reproductive organs. So in my previous lesson, kung napanood nyo na, this was about describing the changes or the changes happen in our body during the puberty stage. So I hope you can watch my previous lesson before viewing this lesson. So move on. So for today's topic or for today's video lesson, I will discuss about giving ways of taking care of your reproductive organs. We all know that reproductive organs is the private part of our body. So it is very important, students, to take care of the reproductive system so it can continue to function well. So kapag yan ay hindi natin inalagaan, hindi siya magpa-function. So baliwala yung ating reproductive organs. Hindi tayo makakapag-reproduct or makakapag-gawa ng another organisms. So better to take care of our reproductive system para makapag-produce tayo ng another generations. So how? These are the steps, very simple way on how to take care of your reproductive organs. So, syempre, take a bath every day. So, sana kahit isa sa isang araw, isang beses ay nakakaligo tayo ng isang araw. The reproductive organs are prone to infection. Bathing every day using mild soap and water can reduce the accumulation of harmful material. So, nowadays kasi marami tayong pwedeng gamitin ng mga soap and other products na ginagamit natin sa ating mga katawan. So, pero huwag natin kakalimutan na huwag natin masyadong i-hard yung mga ginagamit natin kasi it can cause something or very harmful sa ating mga reproductive organ, lalo na sa ating reproductive part. Just the private part ng ating body. Kasi mas prone sila sa infection. Okay, so better take a bath every day. Second, syempre kapag kayo ay naligo, kailangan mag-change clothes kayo and underwear every day. Hindi yung naligo nga kayo, pero yun naman yung susuot nyo the next or the pagkatapos nyo maligo. So it's a no-no hygiene. So better change clothes and underwear, lalo na students ang underwear, every day. So, bacteria feed on sweat. So, hindi natin maiwasan yan. Oil, dead skin cells, and body fluids that kept into clothes. These bacteria may cause allergies, body odor, or even disease. Ayan. So, bakit kailangan natin magpalit? Kasi baka yung clothes na ginamit natin nung the next or yung bago tayong maligo, marumi na, pinagpawisan na. So, hindi na siya pwedeng gamitin kasi may something na bacteria na nandun. And it may cause some allergy kasi siyempre hindi nyo na siya napalitan, baka pwede na kayong mangate. And ito yung mga medyo malala, body odor, baka magkaroon kayo ng body odor. Kapag ganun yung nagiging routine ninyo, in taking care of your reproductive organs. So, better mag-take a bath and also change clothes and underwear every day. Another is change sanitary napkins regularly. Ito sa mga babae ha. Kapag tayo ay may menstrual cycle, better to change sanitary napkins regularly. Or even kapag hindi ka na-comfortable sa inyong mga part, so, better change lang ng change sa inyong mga napkins na ginagamit. Yan, there should be change regularly to ensure the cleanliness and sanitation of pubic area. And better, pag kayo ay nagpalit ng napkin, syempre kailangan nyo ring mag-wash. Okay? So, may mga products na tayo na ginagamit para hindi lang sabon, meron ng mga talagang products na intended lang dun sa part na yon. So, tingin-tingin kung kaya ng budget, sige, gora.
Okay? So again, sa mga males, lalo na kapag kayo ay in menstrual cycle or menstruation period, better to change sanitary napkins regularly. Another, in taking care of your reproductive, is take time to wash and face and freshen the underarms. So, para hindi tayo magka-body odor, putok na sinasabi niya, o parang ang paho, hit, ganyan, better mag-freshen or mag-ano kayo, deodorant, ang ganon. And also sa face, kung feeling niyo napakadami ng alikabok na nasagap ninyo everyday, better to wash face ng mga iba't ibang mga cleanser. Or kahit ano lang, soap lang, then mga sabon na mild. Kasi ang ating face is very sensitive. At hindi siya ganun kapal. Unlike sa mga balat kung saan-saan. Ang face natin is very sensitive, so better huwag masyadong hard or yung gamitin lang natin is mild lang. So during puberty, adolescents tend to have an oilier skin. Ayan. So, sa akin kasi, napapansin ko talagang oily kahit anong gawin ko. So, ang ginagawa ko, I wash my face before I sleep and after or after I get up in the morning para maiwasan ko din yung oiliness. Then, syempre, may mga products na rin tayo sa mga ganyang situation na nangyari sa atin nowadays. There are also sweat more than usual, especially on the underarms. Ayan, yung ating mga kilikili na umiiyak. Diba? So, para maiwasan yun, gumagamit tayo ng mga advisable na deodorant. And depende yun kung ano yung gagamitin nyo, kung ano yung hiyang sa katawan ninyo. Kasi may mga products na hindi hiyang sa katawan ninyo. And iba-iba tayo ng katawan. Depende kung ano yung mga kaya ng katawan natin o ng skin. So, better kapag medyo feel nyo na, wash your face and freshen up your underarms using deodorant. Okay? Next, eat a well-balanced diet. So, ito, medyo may malaking question. Kasi alam natin na masarap kumain. Pero hindi na natin na-maintain or naaalala na it should be a well-balanced. Balance, kumbaga parang pag gusto mong kumain, huwag masyadong madami. Kasi, baka hindi na rin kaya i-digest ng katawan. This means eating the right amount of healthy and nutritious food. So, kaya lang ng katawan ninyo or kapag nasabi nyo na you're full, okay na kayo dun. Huwag na kayong masyadong kakain pa ng ganun kadami. And, syempre, hindi natin mapigilan, lalo na sa mga buffets, ang gypsal, mga ganyan. Gamit kayo ng additional or after eating much, try nyo mag-tea, syempre water therapy, or coffee, mga brew coffee, ayan. Parang pang-digest lang siya, students. Pero may mga supplements, ako nakikita, or mga products na pampapayat, mga ganyan. So, better, consult muna kayo sa doctor before using or intake it. Okay? This is important in sustaining the rapid development of the reproductive system and other body parts while at puberty. Hindi ko sinasabi na lagi kayong hindi kumain. Kain pa rin kayo but in a balanced diet. Okay? Next, establish a good sleeping habit and a physical fitness routine. Ito medyo problem ng mga nasa kabataan stage. Kasi mas gusto nila or mas nagiging mas gusto nila na mulat, hindi masyado yung puyat, ayan. Masyado silang puyat, hindi na sila nakakatulog ng maayos. And yung physical fitness, yung pag-exercise, ayan, medyo nakakalimutan na. So, relaxation through sleep and regular exercise can help to relieve stress. So, titignan nyo ha, kapag kayo ay nare-relax, nare-release ang inyong mga stress. And sa mga stage na ganito, during puberty, marami ng mga problems na nararanasan, marami ng iniisip. Kaya siguro yung iba hindi makasleep ng maayos and no time for physical fitness. Pero
mas maganda na meron kayong good sleeping habit, i-check ninyo na yung inyong mga katawan kung ano ba yung tulog ninyo at yung gising ninyo. So, prolonged stress can affect reproductive organ functions. So, kasi alam natin kapag ang stress ay tumagal sa atin, iba ang effect nito sa ating body. Diba? Pwedeng mag-stress eating tayo, or kaya mamaya tayo hanggang sa magkaroon na tayo ng problem na depression or something like that. Pero hindi naman yan, but doing the right thing in taking care of your reproductive organ ay hindi naman yan mararanasan. Okay? So, matulog ng maaga, and kung may time, kahit 5 minutes, exercise lang yan, ganyan. Okay? And have a regular checkup. So, ito hindi masyadong nangyayari kasi hindi naman tayo, kulang tayo sa budget if we check up regularly. So, kung meron lang or may pagkakataon lang kayo students, visit a doctor for checkups that can help maintain the body healthy and disease-free reproductive organs. Para lang ma-check if you have something to improve or if you have something to tanggal ng ganito para hindi rin kayo ma-stress or about dun sa nangyayari sa inyo. So, have a regularly check-up. Then, maintain a positive outlook. So, ito, lagi dapat. Hanggang kaduluduluhan ng buhay ninyo, be a positive person. Kasi pag positive kayo, it promotes healthy body and well-being. Kasi pag positive kayo, students, pati yung paligid ninyo ay magiging positive na rin. Although, alam natin na hindi maiwasan ang mga problems, pero kayang-kaya siya. Basta, yung positive outlook nandoon. Or hindi mawawala. Kasi pag nandyan, or kaya if you have a negative something or negative na nangyari, just pray and malalagpasan yun. Ilabas mo lang kay Lord. Okay? So, ito yung pinaka, ito ang positive outlook. Ano rin siya, hindi lang siya sa reproductive organ and also in a spiritual body. Okay? So, for that, I will end this lesson. Again, thank you for your attending, students, or thank you for listening and watching this video lesson. So, I hope to see you on my next video lesson. And, again, thank you for attending and see you on my next video lesson. So, thank you. Happy learning, students!